106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. We are number one, 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Hello everybody, 1:21 ang ating oras. Parang kanina lang ah, di ba? Parang kaka-open ko lang ng mic kanina. Bakit ganun? Sobrang bilis naman. 1:21 na agad. Tapos ito na naman ako sa inyong harapan. Yung totoo. Kumain ka na ba? Nag-dessert ka na ba? Nakahinga ka na ba? Kung oo, ayan, palakpakan mo ang sarili mo at least, di ba? Busog ka na. Kumbaga, hindi na mainit ang ulo mo. Ayan, what's wrong with my mascara? Parang feeling ko may pumasok sa loob ng mata ko. Yung totoo. Anyways, live na po tayo ngayon sa Facebook. Kaya naman, i-share nyo na po yan. Like, and share. At tawagan mo na ako sa 8721-2429 or 7001-7949. And sa messenger natin, mag-PM ka na rin. Energy FM 106.7. Grabe, sobrang lambing ng boses natin ngayon, no? Napagod kasi ako sa mga ganap kanina. Ang dami ko rin ginawa sa house. Taray. Mayuming dalagang Pilipina po ako ngayon. But anyways, bago ang lahat, ayan, eto muna, para lumigaya ang iyong buhay, ay bibigyan natin kayo ng pagkakataong magkalaman ang inyong mga bulsa. Kaya naman, good news yan, kung gusto mong magkaroon ng 500 pesos, eto na muna, hintayin natin na lumabas si Bing Bing sa ating mga screen. Kaya naman, kung gusto mong spread ang kindness, ang pamimigay ng datong, ayan, isave tuloy, ishare muna ang live na ito. Ayan na si Bing Bing! At dahil dyan, nadaan dyan na siya. Ready ka na ba sa... Bingo Plus! Bingo Panalo! Yes, yo! This is the sign! Yes, I saw the sign. Yung totoo. Pujat na para pumuno tayo ng number for the day. Ayan. Halukayin natin ang mabuti. Nagpahinga muna yung mga kukuko sa cutix. Ayan. At least malinis naman, di ba? So, eto na. Nakabunot na tayo. Here we go. Ayan na. At ang ating Lucky Bingo Plus para sa programang Hot Stories ay number... Ayan, baliktad pa nga. Number 56. Yes, congratulations, number 56. Tandaan nyo lang po ang mga number na aming binabanggit kada program. Kasi sa programa mamaya ni Kuya Chico, abangan mo yan, bubunot naman siya kung kaninong program at number ang dapat nyong hulaan both on air and online. Kaya dapat kabisado nyo lahat ng mga numbers at lagi kayo nakatutok nanonood ng live or nakikinig sa sasakyan or nakikinig sa bahay. O, diba? Congratulations in advance. Bingo sa saya plus sa panalo. Hatid ng Bingo Plus. Ayan. At dahil dyan, syempre tuloy-tuloy na po ang ating kasiyahan. Gusto ko lang munang batiin ng Happy Monday. Ayan. Sa lahat ng mga nasa trabaho ngayong araw na ito, sana huwag kayong tamarin ngayong araw na ito, ha? Sa mga nanonood sa atin sa live, ayan, hello po sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW natin, yung mga nasa iba't ibang bansa na talagang lagi nakatutok at lagi nakasuporta sa atin. Hello po. Please like and share. And of course, gusto rin nating batiin lahat ng mga nasa bahay lang, pero pagod. Hindi ibig sabihin kasi na nasa bahay ka, tunga-nga ka lang, di ba? Lalo na yung mga mommies out there na nag-aalaga ng mga junakis nila, naglilinis ng bahay, naglalaba, at tayo ang background ng Energy FM. Maraming salamat po. O hindi lang background habang naglalaba, naka-on pa ang TV dahil nanonood ng live, o di ba? Hello po sa inyong lahat. Ayorn. Tawagan nyo na ako, 8721-2429 or 7001-7949. O kaya naman, mag-chat ka sa ating messenger. Ang messenger po natin ay Energy FM 106.7. Ayan. Welcome na welcome po lahat ng gustong tumawag at lahat ng gustong mag-share. Kaya naman, welcome to Hot Stories.
Yes, I think we have a caller. So kausapin na natin siya agad-agad ang bilis. Hello. Hello. Hi. FBB Cara. Hello. Hi. Anong name mo? My name is Dean. Dean, taga saan ka? From Rizal po. Kumusta ka naman dyan? Sa bahay ka lang? Okay lang. Bahay ka lang? Yes. Yes, opo. Wala kang work ngayon? Wala po. Mamayang gabi pa po. Ah, panggabi ka? Ang hirap ng panggabi, di ba? Yes. Kasi hindi ka inaantok sa work, tapos nakakaidlip ka ganon. Habang nag-work. Sometimes. Nahuhuli ka. Nahuli ka natutulog o hindi naman? Hindi naman. Ah, magaling ka magtago. Sige. May jowa ka ba? Yes po. Oh, ilang years na kayo? Magti-10 months pa lang po. Uy, bagong-bago. Kumusta ang honeymoon stage? Hindi po ganun, okay lang. Ay, parang, okay lang yung relationship namin. Parang ano yung sasagot mo? Okay lang, hindi po ganun. Ah, parang may kulang. Anong kulang? May kulang ba? Love. Hindi naman. Wala namang kulang. So, kumusta ang relasyon nyo? Sa ngayon po, okay lang yung relationship namin. Meron lang, hindi pagkapunuan, pero na paglalabanan namin. Ano yun? Anong napapaglabanan nyo? May problem kasi. Ayun. About sa relationship namin. Sige, ano yung problem sa relasyon? Yung boyfriend po, ko po kasi. Ay, wait lang. Ah, may boyfriend ka. Yes po. Okay, sige. Okay, tapos? Ito nga po, meron po ang boyfriend. Magta-10 months pa lang po kami. And okay naman po yung sama namin. Minsan, di pagkaunawan, pero napaglalampasan naman po namin with, we both respect naman po yun. Mm-mm. And pero kalimitan po is stereotype po yung stereotype po sa aming mga same-sex relationship na we're both active sa sex po and other team. Active kayo o hindi? Siya lang. Paano siya lang? So hindi ka kasali? Hindi po, kasama naman po. Bakit siya lang active? Kasi po, one time po, kasi napaka-conservative ko po kasi sa isang relationship. Oo. So, hindi po binibigay yung gusto niya na... So, ibig sabihin, gusto niya pero ikaw ayaw mo. Tama? Ayaw ko pa po. Yup. Mm. So, wala pa talaga ever nangyayari? Wala pa po. Sa 10 months na yon, sure ka? Yup, wala pa po. Okay. So, gustong-gusto na niya, pero ibig sabihin, natitiis niya. Natiis niya ng 10 months, no? Yes, opo. Natiis niya naman po. Kasi okay. Napag-uusapan naman po namin. Okay. Tapos? And then po, one time, hindi pa ako ready sa ganung sitwasyon. Mm-hmm. And then, nahuli ko po siya na nanonood ng... Ano? Yarn. Oh, noon. Alam mo yun. Nako. Saan siya nahuli? Sa bahay? Sa kwarto? Paano? Sa room po. Oh, room niya. Andun ka sa kanila? Opo. Nako. Sige, palagi, magpapalagay muna tayo ng rated SPG sa ating screen kasi baka mamaya kung saan mapunta ang usapan, mahirap na, no? So, pinunta, ibig sabihin, ano yon? Lagi ka napupunta sa house niya, ganon? Pag may time po, kunyari, after ng work, ganun. So, nakakaloka naman, magkasama na kayo, pero wala ka sa loob ng room tapos may ginagawa siya sa loob ng room. O hindi niya alam na darating ka? Paano eksena? Minsan po, surprise po pumupunta sa bahay. O, so nung araw na yun na nahuli mo, ano yun? Surprise din ba yun? Opo. Kasi, siyempre hindi ko po siya napagbibigyan. Oh. Tapos binuksan mo yung kwarto? Yep. O, tapos pagbukas mo ng kwarto? Pagbukas ko pa ng kwarto, nandun nagkaano siya. Chichorba, mag-isa. OMG. Ano sabi niya? Hindi na patingin siya sa'yo. Ha? Ganon? Ba't nandito ka? Ako. Nagulat po. Ano yun? Tinigil. Eh. O tapos? Anong ginawa mo? Ano yun?
wala, na kinausap ko lang siya. Hindi ka lumabas ng kwarto? At first po, lumabas po muna ako. Tapos, pinalabas ko po siya sa room niya. Okay. So, may pinapanood siya ng time na yon, ganun? Opo, meron. Mukhang bold to ah. Sige. Okay. Anong explanation niya sa'yo? Wala, yun nga po na lagi niyong inaano sa akin na ba, pwede ko pa daw binibigay yung gusto niya. O, anong sabi mo? Sabi ko, hindi pa ako ready sa ganun. Na so, natatakot nga ako. Never ka naka-experience pa ba din? Yes, never pa po. So ibig sabihin baby ka pa. Virgin na virgin. Oh, at least proud na proud ka dyan ah. Okay, kaya pala hindi mo pa siya basta maibigay. Ito ba ang first boyfriend mo? Hindi po. Ah, so sa iba, paano mo nagagawa? Naiintindihan nila? Paano? No, ano po. May yung dati pong relationship po is si Rafael nga po na hindi siya ayun nga po, hindi kami tumagal kasi sa ganung bagay. Ah, yun ang reason ng breakup ninyo kasi hindi na siya makapag-intay. So ngayon, nafe-feel mo ba na mukhang ito na rin yung magiging reason ng breakup ninyo dahil hindi siya makapaghintay or maninindigan ka? Yun ang tanong eh. Nasa sayo yan eh. Ano? Ayun nga po yung tanong ko. Kung maninindigan ka ba o bibigay mo na? Opo, ayun po. Pero alam mo, Dean, itong ganitong klaseng tanong, dapat ikaw ang sasagot nito, hindi kami, hindi friends mo, hindi kahit na kanino. Diba, hindi sa amin nakasalalay ang relasyon mo kasi kung hindi mo feel na gawin ang isang bagay, bakit mo gagawin? Kung gagawin mo lang siya for the sake na mapasaya siya, magiging masaya ka din kaya dahil ginawa mo yun para sa iba? Hindi rin, diba? Always remember na tama naman na magmahal tayo ng iba. Pag may karelasyon tayo, ibigay natin ang buong puso natin, mahalin natin sila. Pero hindi ibig sabihin nun, mamahalin mo ang sarili mo ng less. Kung ano yung amount na binibigay mong pagmamahal sa partner mo, dapat same amount din yung binibigay mo sa sarili mo. Diba? So kapag binigay mo yun sa kanya ng hindi bukal sa kalooban mo, parang mas pinagbigyan mo siya, nagsakripisyo ka para sa kanya, pero hindi ka naman masaya. Ang tanong, kapag ginawa mo yun, ibig sabihin nun, mahal mo ba sarili mo? Di ba parang hindi? Kasi nagparaya ka lang, tapos ikaw, di ka naman pala happy. Dapat pareho kayong gusto. Di ba? It takes two to tango. Kasi hindi magiging maganda ang tango kapag pangit sumaya ang isa. Or kapag hindi nagalaw ang isa. So, masayaw tuloy si Tita Cora dito. Diba? Mas masarap sayawin ng tango kapag sabay ang hudyat ng mga kamay, ng mga paa. Kasi pareho niyong bet. Pareho niyong gusto. Pero imaginein mo, nagsasayaw siya ng tango kung may kembot-kembot siya. Tapos ikaw, nakatigil. Ang pangit ng performance, diba? Interpretative daw. Na-imagine mo ba yon? Imagine mo yung tango, sige. Ano bang gusto mo, cha-cha? Oh. Diba? Dapat gusto mo. So when you're ready, anytime when you're ready, dun mo siya gawin. Kung ready ka na magtango. La 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 la. Diba? Bakit feeling mo ba iiwan ka niya pag di mo binigay? Kasi yun po yung previous problem din. Hindi naman sila magkaparehong tao. Magkaibang tao sila, di ba? So, hindi porket hindi naintindihan ng ex mo, hindi rin ito maiintindihan. Ngayon, itong jowa mo ngayon, kapag hindi din niya naintindihan, aba, ay para saan pa ang pagmamahal na sinasabi niya sa'yo? Kung di siya makapag-intay. Pero if ever ba, okay lang sa'yo na magsarili na lang siya. Na magsayaw ng tango. Ba, mapag-usapan niyo na, Bebe, hindi ko talaga kaya ibigay. Okay lang ba ikaw na lang mag-isa? Okay ka ba doon? Ha? Hot dog. Ano? Okay ka ba? Ah, hindi din. So, ayaw mo din na ginagawa niya yon. Yun nga yung magiging consequence para mag-meet halfway kayo. Diba?
Yan, mahirap talaga kapag hindi kayo magkasundo sa ano. Di pag hindi kayo nagmi-meet halfway tsaka walang isang pwedeng magparaya, yan talagang mahirap, magiging struggle sa relasyon. Kasi sa relasyon dapat ano yan eh, kumbaga willing kayo na yes, yon, that's the word, compromise. Dapat willing kayo sa ganun. O halimbawa mag-compromise sa'yo na, sige bebe, huwag hindi kita pipilitin, pero hayaan mo ko mag-isa. Ikaw hindi ka ba willing mag-compromise? Dapat willing ka din kasi nag-compromise na siya eh. Yun lang. Diba? At kapag hindi mo din naman gusto yung ginagawa niya, you can always exit the relationship naman kapag talagang hindi mo na feel. Mahirap namang ipilit. Natutulala na si Dina. Pag-iisip-isip na siya. Huwag mong gawin ng isang bagay kung hindi ka talaga ready. Kasi alam mo kung bakit? Kapag ginawa mo yan na pinagbigyan mo lang siya, tapos dumating ang time na ano na magkahiwalay kayo bigla or magkaroon kayo ng big fight, meron kang pwedeng isumbat eh. Sana pala hindi ko na lang ginawa kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Magbubungangaan pa kayo. As ikaw, may regrets ka. Huwag mo nang bigyan ng regrets ang sarili mo. Dapat kung gagawin mo yan, bukal sa kalooban mo. Diba? Dapat gusto mo. No? Kaya kailangan, di ba kayo nakapag-usap ng masinsina nung nahuli mo siya noon? Di pa ba? Nakapag-usap naman. Anong outcome? Sino daw masusunod? Wala? Wala. Patay. Ayun nga po, mahirap niyo ang... Oo. Mukhang kailangan niyo pa ng isang pag-uusap pa ulit. Kasi anong patutunguhan ng relasyon nyo kung gagawin niya yung gusto niya tapos gagawin mo rin yung gusto mo tapos hindi naman pala kayo support sa each other. You don't support each other sa mga decision makings. Di ba? Oh. Pero ano naman po, nauunawaan niyo naman po yung sitwasyon ko? Nauunawaan lang niya pero hindi niya gagawin. Magkaiba yun eh. Kasabihin lang niya na gets niya pero ang tanong, gagawin ba? Doon na kayo sa outcome. Anong pwede nating anuhin? I therefore conclude. Ganon. Anong conclusion? Diba? Yun yung kailangan. May conclusion kayo. O, yun ang pag-usapan ninyo. Okay? Tama? Opo. Kasi kung hindi, wala. Mag-go on lang yan na wala kay anong narating natin. Wala naman. So kung hindi mo talaga feel, huwag mong gawin. At sabihin mo sa kanya yon, o hanggang kailan ka ba mag-iintay? Ito yung timeline ko, hanggang dito lang. Matatanggap mo ba? Anong gagawin natin? Magtanggo. Oo. Tama. Magtanggo. Sige din, kain ka kaya muna. Mukhang tutulala ka na. No? Okay po. Okay? O, ilagi mo imagine yung tango ha. Yung tango na walang kasayaw. O, tsaka... Okay? Okay po. O siya, sige. Salamat po. Maraming salamat sa pagtawag. Salamat po, Digi Cara. Yes. Si Dina na namang problema kung paano magsasayaw ng tango na hindi pa niya bet sumayaw ng tango. Hirap naman yan. Pero may mga ganyan talaga, no, hindi nagkakasundo. Pag-usapan natin yan mamaya. Yung isa may gusto, yung isa may ayaw. Paano nga ba kayo mag-meet a halfway kapag ganitong problema? Nako, sa may mga nakaka-relate na magkakarelasyon dyan, eto ang problema ang papakinggan nyo dapat mamaya. Pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik. Pero eto muna, mga pangga. Siyempre, kailangan nating lumakas ang ating mga katawan. Kaya dapat meron tayong food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Ito po ay MX3 capsules, low in sodium, fat-free, and cholesterol-free. Nagtatagal din ng alpha, beta, at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. MX3 products po ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa mga katanungan, visit their website mx3ph.com
or tumawag sa kanilang hotline 0918-888-8693. Ayun, o, diba? Pwede rin kayong tumawag dito sa amin kung may gusto kang sabihin or kung nakarelate ka sa story ni ano ah, sa story ni Dean kanina, kung may ganyan din kayong problema ng partner mo. Well, welcome pa rin natin yung mga callers natin dyan. So anyways, ayan. Hello kay Ate Manilisa from Tondo, Manila. Hello po. Sabi dito, try to listen to each other and accept all the consequences. Hindi yung isa lang ang nag-a-adjust. Sabi naman ni Ate Anna May. Ayan. Kailangan talaga sa relasyon may adjustment. Kapag hindi ka marunong mag-adjust, wale. Walang mangyayari. Diba? Happy Monday din kay Margo Navarro. Hello po. Ayan. At binabati ko lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Sa ating pagbabalik, hindi pa tayo tapos. Kaya pag-uusapan natin yan. Tumuto ka pa rin dito lang sa Same Same Pero Iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin, Radyo, sabihin mo.